Sumuko na ang isa sa mga sospek sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Pinangalanan na rin ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang iba pang sangkot sa krimen. Pero may ilang katanungan pa rin ang pamilya Mabasa sa kabila ng pagsuko ng sinasabing gunman. May ulat si Patrick De Jesus. Nakasuot ng bulletproof vest at helmet nang humarap sa isang press conference kanina sa Camp Crame ang sinasabing gunman. Sa pamaril sa broadcaster na si Percival Percy Lapid Mabasa. Kinilala ang sospek na si Joel Estorial na voluntaryo umanong sumuko kahapon at nasa kusodiya na ng pulisya. Nang kausapin siya ni DILG Secretary Benhur Abalos, sinabi ni Estorial na takot siya sa kanyang seguridad kaya siya sumuko. Matapos lumabas ang kanyang mga larawan mula sa CCTV footages matapos ang pamaril. Natakot po ako. Tsaka nakonsensya po sa paggawa kaya. Pero sila din po. Di bale, kung nakonsensya ka, Joel, makakabawi ka naman eh. Importante rito, makakabawi ka kung sasabihin mo lahat na mga kasama mo at kung sino nag-utos sa iyo. Ha? Meron ka bang gusto sabihin sa pamilya ni Percy? Sana po mapatawad po ako nila. Hindi ko naman kagustuhan yun. Nadala lang po ako ng ano, kahirapan. Wala po kasi akong trabaho, sir. May tatlo pang sospek na itinuro si Estorial na nasa likod ng pamaril kay Mabasa sa Las Piñas noong October 3. Dalawa rito ay ang magkapatid na Edmond at Israel Dimakulangan at isang alias Orly. Panawagan ni Abalos sa kanila na sumuko na rin. Yung nagmamaneho po sa motor, si Orly po. Anong papelong Dimakulangan, brothers? Kasi po, sir, yung ano namin po doon usapan, kung sino po ang matapat doon sa kay Percy po, siya po ang babaril. May nagkataon po natapat sa akin. Eh sabi naman po, pag hindi ko binaril, ako po ang papatayin. Kaya na binaril ko na po si Percy. Ano? Kung hindi mo papatayin, ikaw papatayin? Sino nagsabi sa iyo noon? Si Orly po. Halagang 550,000 pesos ang kapalit ng pagpaslang kay Mabasa ayon kay Estorial. Ang nag-utos mula umano sa dalawa pang sospek na nasa loob ng bilibid. Bagay na iniimbestigahan na ng mga otoridad. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, agad siyang makikipag-ugnayan sa Bureau of Corrections hinggil sa issue para matukoy ang umano'y mastermind sa krimen. Sakali namang mapatunayan na nagmula nga sa bilibid ang nag-utos sa krimen, patunay lamang anya ito na malala talaga ang problema sa kulungan, bagay na lubos na nilang tinutugunan. A telephone is being sold inside Bilibid for the reports to be for 300 to 500,000 pesos. That is the extent of how bad it is right now there. We have a big problem in Bilibid. That's why we have to reform our prison system. And not only the transfer of maximum security, but the regionalization of prisons is now on the table. Sa hiwalay na pahayag ng Bucor, iginit nilang pinaimbestigahan na ang issue at nanindigang hindi kukonsentihin ang anumang uri ng paglabag, kasabay ng pagtitiyak na bukas sila sa anumang uri ng pagsisiyasat ukol dito. Si Senador Bong Revilla Jr. nais din itong paimbestigahan at dapat anyang magpaliwanag ang Bucor sakaling totoo ang sinabi ng sospek. Samantala, bagamat may sumuko na, may ilan pa rin katanungan ang pamilya Mabasa na nais nilang masagot. Ang kapatid ni Percy Lapid na si Roy nais makaharap ang sumukong gunman. Number two, magkaroon tayo ng pagkakataon na madala natin sa scene of the crime yan, ipareenact natin sa kanya at para makita natin kung siya nga talaga yung naglalakad dun sa CCTV. More or less, yung mga figura na nakita natin sa CCTV would tell us something about the identity nitong iniharap na suspect. Sinabi naman ni Abalos at ng PNP na hindi fall guy si Estorial. Nagtugmaan nila ang ballistics test sa baril na ginamit ng suspect sa pamaril kay Mabasa. Para sa pulisya, may tuturing na breakthrough sa investigasyon sa kaso ng pagpaslang kay Mabasa
ang pagsuko ng sinasabing gunman. Patrick De Jesus, para sa Bayan.